Dahil napakalambot nito, napaka-classic nito, sa napaka ganda pa yung loob nito mga ka-vickers. Ayan o. Napaka-smooth ng kanyang loob. Ayan mga ka-vickers, kung magustuhan. Ayan mga ka-vickers, welcome back to my vick shop. Magandang araw sa inyo. Ngayon mga ka-vickers, mag-share naman tayo ng recipe. Ito ay tinawag ko na classic soup munay recipe dahil napakalambot nito mga ka-vickers. Napaka-perfect nito pang almusal, pang merienda at kahit anong palaman po mga ka-vickers, ang ilagay nyo dito ay pwedeng-pwede. Direk-rim man yan, kahit anong klaseng palaman mga ka-vickers. Napakalambot kasi nitong munay na to na i-share ko ngayon sa inyo. Kaya mga ka-vickers, panoorin nyo hanggang dulo yung video natin para malaman nyo kung paano natin ito siya gawin. Itong sinapay na to ay classic soup munay recipe. Overnight po ito gagawin natin mga ka-vickers para maiba naman. Para ang nakaganda kasi mga ka-vickers sa overnight ay makukuha natin yung tamang laki at saka yung lambot niya at saka nakaka-rest mabuti yung tinapay. Saka okay naman yung mga ano lang, mga direct-direct lang din. Para maiba lang gumawa ko ng overnight na munay. Ito yung siya mga ka-vickers oh. Yan, ganito siya. Kaya siya ka-baker siya, ganito siya kalambot. Ito yung gagawin nating munay ngayon. Yan. Kahit anong palaman dito mga ka-bakers, pwede. Kaya perfect na perfect talaga to. Lalo-lalo na ngayon, mag-umpisa na yung klase natin. Pang-almusal sa umaga sa mga bata. Baon na rin mga ka-bakers. Pwede ko. Yan, napakaganda nito. At saka hindi ito basta-basta siya titigas mga ka-bakers. Ayan. Ayan mga ka-bakers. Ito nga yung share natin ngayon na recipe kung paano gumawa ng ganitong classic na munay soup recipe. Dahil napakalambot nito, napaka-classic nito at napaka ganda pa yung loob nito mga ka-bakers. Ayan o. Napaka-smooth ng kanyang loob. Ayan mga ka-vickers, kung magustuhan nyo itong video na to ay puntahan na natin yung ating mga ingredients. Sa kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe mo na ako and click the notification bell para updated ka pa sa mga video kong gagawin. Ayan mga ka-vickers, umpisa na natin yung ating video, puntahan na natin yung ating mga ingredients. Ayan ang ingredients natin, 1 kilong first class. 50 grams na washed sugar. Asin, 10 grams. Yan. Dry yeast, 5 grams. Ito. Ayan mga ka-bakers, 5 grams lang to. Ayan, 30 grams na milk powder, kahit anong gatas, pwede. Tubig, 1 cup or 320 grams. Vanilla. Ayan lang. Yan, wasahin muna natin. Unawin natin yung ating mga ingredients.
Kapag tunaw na sila mga ka-baker, saka na tayo maglalagay ng ating margarine, 50 grams. So ayan na, tunaw na, maglalagay na tayo ng 50 grams na margarine. Ganyan lang mga ka-bakers, yung ingredients na gamitin natin. Pwede tayo dito maglagay ng itlog, pero ako hindi na. Ayan. Pwede rin itong manumanuhin. Pwede rin mixer, spiral. Ako, gagamit ako ng roller. Ayan, mix lang natin. Yan, meron tayo dito katabi, pandesal. Napaalasan natin yan. Yan, ito na. Roller muna natin ito. Yan na mga ka-bakers, tapos na tayo nagpasada. Kakat na natin siya ng 50 grams. Yan, mga ganyan lang ka-bakers, kalaki. Nakaganda nitong Uber night mga ka-bakers kasi nakatalsa talaga mabuti yung tinapay. Kaya pag gumawa ka dito, mas malaki yung tubo sa mga ganito. Yung Uber night mo siya papalasahin. Ayan na siya mga ka-bakers, naka sigurahin na natin siya. Ah, ganyan lang siya kalaki. Yan, ganyan lang mga bakers. Tapos papalsahin natin siya. Mamaya, gigilitan na lang natin siya. Bukas pa natin ito sa salang. Oras pa lang ngayon mga ka-bakers. Yes, mag-alas 6 na.
alas 6 ng gabi, 6 PM. Tasalang natin to siya ng mga alas 5, 5 PM bukas umaga, mga kabikers. Taposin lang natin to. Yan, mga kabikers, tapos na. Nakagawa tayo ng tatlong ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 36 pieces. Isang kilo natin, nakagawa tayo ng 36 pieces. Ibinta natin to siya ng 5, mga kabikers. Yan, bukas pa natin ito lulutuin, kaya update ko na lang kayo bukas pag magluto na tayo. Yan, mga kabikers, time check is alas 4 ng madaling araw. Yan, alas na yung ating muna na malambot. Ayan na siya. Sabay natin sa pagluto sa pandesal. Yan, magpainit na rin tayo ng oven ng 200 degrees. Kaya sasalang na natin pa siya ng 20 minutes or 25 minutes. Yan, mga kabikers, update ko na lang kayo maya pag maloto na to. Yan, mga kabikers, naloto na nga yung ating muna. Yan, napakalambot niya. Napakalambot ang munay natin. Kamayin na lang natin kasi malinis naman yung kamay natin. Ayan yung munay natin. Napakalambot nito. Ayan. Yung ating soap munay recipe. Overnight. Yan, mga kabikers, kung nakaabot ka hanggang dito sa dulo ng video ko, maraming maraming salamat. At sa mga bago pa lang dyan na nakapanood ng video ko, maraming maraming salamat sa inyo, mga kabikers. At sa mga patuloy na nanood ng video ko, maraming maraming salamat po, mga kabikers, pag-suporta nyo sa video ko. At saka kung bago ka pa lang, subscribe mo na rin ako and click the notification bell para updated ka pa sa mga video natin gagawin. At sa mga subscriber natin dyan, mga viewers, shout out sa inyo, mga kapikers. Hanggang dito na lang. God bless you. Maraming maraming salamat uli. Thank you.